Mahin mahal tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Sama-sama po tayo. Mahin mahal, hingin natin ang gabay ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilat papagpala po namin Ama sa Langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Dakilang Diyos, hallelujah. Muli mo kaming binasbasan, mahal na Panginoon, sa aming pong pagsamba. Salamat o Diyos, hallelujah, Lord God, sa iyong matamis na presensya. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa mga patutuong amin na pakinggan, makalangit na awitin. O Diyos, hallelujah, Lord God, minsan pa sa huling bahagi ng aming gawain, ang aming pag-aaral ng mga salita mo, O Diyos, amang banal sa ganang akin, wala akong magagawa. Sa pangunit panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, gabayan po nawa niyo balingkod, mahal na Panginoon, ikaw ang aking kailangan, ikaw ang aking kaalaman, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah. Minsanan pa lang, isang mong salita, mahal na Panginoon, O God, samahan mo na yung kapangyarihan ng iyong pag-ibig, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng aming mga kababayan, lahat ng aming mga kapatiran nakikinig ng salita, O Diyos. In the name of Jesus, hallelujah. We bind the power of darkness right now. In Jesus' name, hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin na nakilang Diyos. God bless you po. Mga minamahal, makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga kapatid ko, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago pong lahat, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa umagang ito, mga kapatid. At ako po'y nagbibigay ng aking dobling paggalang pagbati po sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal sa kanyang kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala, o inmahal, ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat po ng mga kapatid ko sa dakilang Diyos natin, maging mahal, maging sa ating mga viewers, mga kapatid ko here and abroad, tayo po mga kapatid ay sama-sama sa Word of God, at kayo po'y makipagbukas sa akin sa inyong mga Biblia, sa ating mga Bible. Maging mahal, dito po sa Philippians chapter 4, verse 19, at ihanda rin po natin ang Psalms chapter 37, verse 25, mga minamahal. Sabi ng talatang ito, from the book of Philippians chapter 4, verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Dito po tayo sa Psalms chapter 37, verse 25. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 37, versikulo 25, ako'y naging bata at ngayon'y matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay magpapalimos ng tinapay. Amen. Amen. Tagalog tayo, mga mahal, sa Philippians chapter 4, verse 19. Dito po sa aklat ng Pilipos, ang kapitulo ay 4, ang versikulo po ay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, be thankful and satisfied. Be thankful and satisfied, mga mahal. Tayo po'y laging mapagpasalamat at tayo po'y masiyahan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread, mga kapatid. Amen. Mahin mahal, ang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, mapagpasalamat. Ano man po ang kaharapin natin? Amen. Praise the Lord. Meron po ba rito, mga minamahal, na ang tanong ko ay marunong ba tayong makontento sa buhay? Amen. Ang mga anak ng Diyos ba ay anuman ang sitwasyon o ano pong kinakaharap natin sa buhay, mga minamahal ko, kontento ba tayo sa mga bagay na kung anong meron tayo ngayon? Amen? At mga minamahal, ang ilan po ay may mga kinakaharap na mga pagsubok,
May mga kinakaharap po, mga inmahal, na mga sulurinin sa buhay. Amen? Mga inmahal, at anuman ang ating mga pangangailangan ngayon, mga kapatid ko, ang tanong po ay, ikaw ba ay discontented dahil wala kang bagay na nais mo sa buhay, mga minamahal? Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid ko, tayo po ay laging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. In everything give thanks, for this is the will of God. Amen. Matuto tayong magtiwala sa ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Panghawakan natin lagi, tingnan natin lagi yung kanyang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, at lagi tayong manalangin. Ngayon, mahal na tayo po ituruan maging kontento sa ating buhay. Amen ba? Kaya sa tuwing mararamdaman natin, may mahal, na we want some more, mga kapatid, or discontented tayo, mga kapatid, mag-pray na po tayo. Focus agad tayo, may mahal, sa mga pangako ng mahal na Panginoon. Amen? May mahal, manalangin agad tayo na alisin ang dakilang Diyos sa ating mga puso, yung discontented, mga kapatid ko. Hindi maganda yon. Ang pangako ng dakilang Diyos, He will supply all your needs. Amen? He will supply all your needs, but in a way that He knows is best for you, mga kapatid. Hindi lahat, mga inmahal, ang hinihingi natin ibibigay ng mahal na Panginoon. Maniniwala kayo ron? Merong tatlong katugunan ng dakilang Diyos, mga inmahal. Yes, no, wait. Amen. Praise the Lord. Yun lang, mga minamahal, gusto niyang ibigay sa atin, yun ang ibibigay niya, mga kapatid ko. Praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang inyong daan, mga anak, hindi ko daan. Ang inyong mga pag-iisip ay hindi ko pag-iisip. Lahat magsabing amen. Bayin mahal. Philippians chapter 4, verse 6, mga kapatid. Basahin natin, minamahal, ang talatang ito at ihanda rin po natin ang Ephesians chapter 3, verse 20. From the book of Philippians, chapter 4, verse 6. Amen. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Right, amen. Dito po sa Philippians, kabanatang 4, talata 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, daing na may pasasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Be thankful. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Alam niyo, mga kapatid ko, bago tayo hihingi sa dakilang Diyos ng ating mga pangailangan, kinakailangan mo na, mga mahal, papurihan mo siya. Purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. Lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaysa pa, Ephesians chapter 3, verse 20, mga kapatid, napakaganda ng talatang ito. Ang talatang ito, mga mahal, ay nagsasaad na kung saan ay higit pa sa iyong inaasahan. Yun ang plano ng dakilang Diyos na ibigay sa iyo. Tingnan nyo. Ephesians chapter 3, verse 20 po. From the book of Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Tagalog, bilabid. Sa aklatang taga-Efeso, Kapitulo 3, Versikulo 20. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Mga minamahal, sabi rito, higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Mga minamahal,
Yun ang nakahandang pagpapala ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya walang sino mang anak ng Diyos, mga inmahal, na pinabayaan ng dakilang Diyos. Amen? Sabi nga nung talatang nabasa natin, si King David ang nagsabi, mga minamahal, naranasan kong maging bata at ako'y naging tumanda, mga inmahal. Wala akong naalala, wala akong nakitang anak ng Diyos na nagpalimos. Lahat magsabing praise the Lord, mga inmahal. Walang sino mang pinabayaan ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung ramdam mo'y kay pinabayaan ng dakilang Diyos, mga inmahal, sapagat pinabayaan mo muna siya. Amen? Mga minamahal, pinabayaan natin yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kinalimutan natin siya. Kaya kalilimutan tayo ng mahal na Panginoon kapag kinalimutan mo siya. Kung papabayaan natin ang mahal na Panginoon, pababayaan ka rin niya, mga inmahal. Pero sa mga nagtitiwala sa dakilang Diyos, mga kapatid, wala sino mang nasasalat. Wala sino mang pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, ang inihanda ng dakilang Diyos sa pagpapala sa atin, higit pa sa ating hinihingi. Sabi ng ating nabasa. Amen. Praise the Lord. Itandaan po natin ito. Magkaiba po yung wants at saka yung needs, mga kapatid. Magkaiba yon. Mas maraming tao sa mundo ngayon, mga inmahal, ang gusto po ay wants at hindi lamang needs, mga kapatid. Gusto nila yung comfort zone ng kanilang buhay. Yung maginhawa palagi yung kanilang pamumuhay. Ayaw nila ng trials. Ayaw nila ng sakit. Ayaw nila ng hirap. Lahat magsabing amen. Ayaw nila yung kontento sa buhay. Gusto nila makamtan lahat ng bagay sa mundo, mga minamahal ko. Oh? Gusto nila, mga minamahal, lahat ng bagay sa mundo, makamtan po nila. Kaya yung iba, kahit sa masamang paraan, mga minamahal, gumagawa sila, makamtan lang, mapunuan lang yung kanilang mga earthly desire. Amen. Praise the Lord. Pero sa atin, mga minamahal, sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, mga kapatid, mapasa atin man ang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang ating mga kaluluway mapahamak, mga minamahal, sa impyerno. Anong saysay, mga kapatid, ng buhay? Tingnan nyo. Mark chapter 8 verse 36. Dito po sa Marcos, kabanatang 8, talatay 36, ganito yung sinasabi. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Amen. Amen. Sa English po, mga mahal, Mark 8:36. From the book of Mark, chapter 8, verse 36. For what shall profit a man if he shall gain the whole world and he lose his own soul? Amen. Anong mapapakinabangan ng tao, mga minamahal? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, wala sa material na bagay, wala po sa financial na bagay, ang totoong kaligayahan sa buhay. Wala. Say praise the Lord. Kung si Saint Paul nga, mga minamahal, napakaganda talaga ng Biblia. Napakaganda ng Word of God, mga kapatid. Kung si Saint Paul nga, mga minamahal, nung panahon na siya'y nasa bilangguan, siya po'y nakabilanggo at mga minamahal, maraming mga kulisap, maraming mga lamok, mga minamahal. Hindi maganda yung kanyang kalagayan. Sinulat po niya yung Philippians chapter 4 verse 11 and 12. Sabi ng Bible, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content." Amen. Kontento na ako, sabi ni Pablo. Pero nasa bilangguan siya noon. Hirap siya sa kanyang kalagayan bilang bilanggo. Pero ang sabi niya sa kanyang sulat, kontento na ako. Lahat magsabing praise the Lord. Verse 12, "I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need." O in mahal. Tingnan nyo sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Pilipos, ang kapitulo 4, ang talata po ay 11 hanggang 12.
Ganito ang sinasabi, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng mga bagay, ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Si Saint Paul, marunong pong makontento sa kanya pong kalagayan, maging siya man ay, sabi roon, sagana o salat, siya man ay nasa kabusugan o sa kagutuman. Mga minamahal, nasa panahon siya ng pagpapala o nasa panahon ng pagsubok sa buhay, sabi niya, ako'y kontento na. Amen? Kasi mga minamahal, bakit siya nakontento? Kasi mga kapatid ko, ang dakilang Diyos nangusap sa kanya. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Paul, my grace is sufficient for thee. Ang grasya ko, sapat na sa iyo. Ibig sabihin, yung kaligtasang natanggap mo, Paul, sapat na yan para makontento ka. Lahat magsabing praise the Lord. Say praise the Lord, mga minamahal. Kaya sikreto po ni Saint Paul, mga kapatid, mas lalo siyang lumalapit, nagpapakalapit ng husto sa dakilang Diyos natin, mga minamahal, sapagkat siya po'y nananampalataya, sumasampalataya at naniniwala ng dakilang Diyos ang pinagmumula ng lakas at ng kapangyarihan, mga minamahal, na kailangan niya. Amen ba? Sabi nga ng Bible, man shall not live by bread alone, mga mahal, but by proceeded out from the mouth of God. Amen. Hindi lang nabubuhay ang tao, mga mahal, sa material, sa financial, mga kapatid. Nabubuhay ang tao sa Word of God. Amen ba? Praise God, mga mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. So being contentment, mga mahal, ito po yung isang universal problem po ito. Mga kapatid ko, ito pong kawalan po ng kakontentuhan sa buhay, mga minamahal, ito po yung universal problem. Buong daigdig po ito, mga kapatid ko. Saan ka man pumunta, kahit anong bansa ka naroon, kahit anong lugar, lagi kang makakakita, mga minamahal, ng mga taong discontented. Amen ba? It doesn't matter, mga minamahal ko, na yan po yung binata ka, dalaga ka, mga minamahal, may asawa ka, mga kapatid, lahat. Mga mahal ng tao, mga kapatid ko, makakakita ka ng ganun. Kaya sabi ni Saint Paul, maging kontento ka kung ano ang mayroon ka. Amen ba? Kaya nga, mga mahal, sinabi ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid, kapag nakilala mo si Kristo ang dakilang Diyos, mga mahal, mararamdaman mo yung unspeakable joy and full of glory. Tama. Amen mo ba? Sinong naging maligaya rito nung makilala ang mahal na Panginoon magsabing praise the Lord, mga minamahal? Grabe, para tayong nasa langit na eh. Amen? Pag tayo nagtipon-tipon, mga minamahal ko, parang ayaw na nating maghiwa-hiwalay eh. Lalo kapag naramdaman natin matamis na presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, parang ayaw na nating umuwi. Amen ba? Pero makita mo yung Kristiyanong walang kontento sa buhay, naiinip sa gawain ng mahal na Panginoon. Tama po ba ako? Ang tagal naman mag-preach ni Brother Nilo. Ang tagal naman ng service. 5-6 na oras. Ang tagal naman ng overnight, 8 oras. Di ba? Kasi yun yung mga taong discontented sa buhay. Kaya hindi nagiging kontento ang isang Kristiyano dahil hindi siya marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Amen ba? Kaya ang ginawa nating title, mga mahal, be thankful and satisfied. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Alam mo yung, mga mahal, the moment, mga kapatid ko, na ikaw po'y maging discontent, sa the moment, mga mahal, pag dumating yung time, mga kapatid ko, na ikaw po'y naging discontent, that is the time na tayo po'y mas prone na magkasala sa mahal na Panginoon. Alam nyo ba yon? Amen? Kapag nandun yung discontented sa ating mga puso, mga mahal, gusto natin makamtan, mga kapatid ko, yung mga bagay
na hindi pa naman panahon para ibigay sa iyo ng dakilang Diyos. Mayin mahal, yun po yung pintuan ng kaawayan eh, para tayo po'y magkasala sa mahal na Panginoon. Naalala niyo ba mga kapatid ko, si Adan at si Eva? Genesis? Doon po sa Garden ng Eden, mayin mahal? Dati okay naman lahat eh. Maligaya sila, mga kapatid ko. Lahat, mayin mahal, nakakain nila. Lahat po, mga kapatid ko, ay napipitas nila maliban sa isa na pinagmumulan ng kasalanan, sabi roon, mga mahal, sa Biblia. Lahat pwedeng kainin. Isang puno ng prutas lang, mga mahal, ang hindi pwedeng kainin. At yun po ang nilabag ni Eva at ni Adan. Nung mag-suggest po, mga mahal, si Satan sa puso, mga mahal, sa isip at sa puso ni Adan at si Eva, yung discontent, mga kapatid. Hindi na naging kontento si Eva. Gusto niya tikman lahat. Pati pinagbabawal ng dakilang Diyos, gusto niya tikman. Amen ba? Kasi sabi ni Satan, mga minamahal, binubulong niya, kapag kinain mo to, magiging katulad ka ng Diyos. Tatalino ka. Mga minamahal, dun siya naniwala, mga kapatid. Kaya yun, nahulog ang tao sa kasalanan. At ngayon, mga minamahal, bakit inalipin ng kasalanan, ng karamdaman ng mga tao? Dahil po sa pagsuway. Ngayon, mga minamahal, lahat ng binibigay ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na kanyang pangako sa atin, dapat yun po yung ating tinan lang. Yun lang, mga minamahal. Amen po ba? Praise the Lord! Tingnan natin yung mga pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang faith, mga kapatid ko, dapat punuin natin ng hope. Yung faith natin, dapat punuin natin ng pag-asa. Na kung wala pang pagpapala ngayon, mga mahal, marunong kang maghintay. Amen? Matuto tayong maghintay, mga mahal, sa mga sa katugunan ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Pwede ba nating palakpakan ang dakilang Diyos, mga mahal? Hallelujah. Kapag meron kang discontented, mga minamahal, spirit sa ating mga puso, prone tayo, mga kapatid ko, sa covetousness. Gumagawa tayo ng iba't ibang kasalanan, mga minamahal, kapag hindi tayo kontento sa buhay, mga kapatid. At kung susukatin po natin ang Kristiyano, mga minamahal ko, sa maturidad, maturity, mga minamahal, susukatin natin ang isang Kristiyano, gano'n na siya kalago sa pananampalataya, mga minamahal. Ang isa pong sukatan dyan ay kung gaano ka kakontento sa buhay. Nakikinig po ba kayo? Ang isang sukatan po ng pagiging malalim na Kristiyano, mga minamahal, sa espiritual, yung kontento ka na sa lahat ng bagay. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan yon. Amen po. At ang tao naman, mga minamahal, na discontented, mga kapatid ko, yung taong discontented, mga minamahal, mababaw na Kristiyano po yon, mga kapatid. Baby in Christ pa po yon. At posible pang mawala sa kamay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung mananatili yung hindi pagiging kontento sa buhay. Sabi nga ng isang manunulat, mga minamahal, na nabasa ko, contentment, mga minamahal, makes a poor man rich. Discontentment makes a rich man poor. Ang ganda ano po? Klaro, mga minamahal, sa ating aralin, mga kapatid ko, sa umagang ito. Ang sumulat po nun ay si Benjamin Franklin, mga kapatid. Wala raw pinakamahirap na tao, kundi yung taong discontent. Lahat magsabing amen? Kahit may pera yan, kahit may yaman yan, mga minamahal, kapag hindi ka kontento sa buhay, mga kapatid, hirap na hirap ka eh. Pero ang taong hindi nakukontento, kahit anong meron siya, hindi siya masaya. Tama po? Yung taong hindi nakukontento sa buhay, na meron siya, hindi siya masaya. Kahit gano'n pa karami yung meron siya, mga minamahal, hindi siya nagiging masaya kasi nasa puso niya yung discontent. Hindi siya satisfied sa kanyang pagpapalang ibinigay ng dakilang Diyos sa kanya. Tingnan niyo yung mga mahihirap na mga kapatiran. Tingnan niyo, mga minamahal ko, yung nag-uulam lang ng tuyo. Nag-uulam lang, mga minamahal ko, ng
ng mga dry goods, mga minamahal, daing, pero ang sasaya nila. Amen ba? Ang sasaya nila, tingnan niyo mga mayayaman, mga minamahal. Tingnan niyo mayayaman. Sabi nga nung aking narinig, mga kapatid ko, habang yumayaman ka raw, lalo kang nababaon sa problema. Habang yumayaman ka, lalong dumadami raw yung problema. Tama? She praise the Lord? Importante ito, o yung mahal. Ang taong kontento sa buhay, masaya siya, anumang mayroon siya, mga kapatid. Amen. Yung taong wala namang yaman, pero kontento sa lahat ng anuman na nasa kanya, at siya'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, o yung mahal. Mayaman siya sa spiritual. Amen po. Busog ang kanyang kaluluwa, mga mahal, spiritual, mga kapatid ko, na bagay. Sagana siya sa kapayapaan, sa kaligayahan ng puso, mga mahal. Napakasaya niya. Amen ba? Laging nakasmile yan, mga mahal. Laging nakangiti yan. Praise the Lord. Mga mahal. Hindi yan aligaga. Hindi yan, mga minamahal, wala sa kanya yung anxiety. Wala sa kanya yung kabalisahan, mga mahal. Wala sa kanya yung nag-aalala sa bukas. Amen ba? Praise the Lord. Yan ang kontento sa buhay, o yun mahal. Yung buhay niya, yung one day at a time, mga kapatid ko. Amen? Sabi ko nga, inuulit-ulit ko nga, o yun mahal, na pinapangaral dito sa pulpitong ito, mga kapatid. Bakit kaya? Pag-aralan natin, bakit kaya hindi sinabi ng dakilang Diyos na manalangin ka sa akin, anak, ng pang isang taong pangangailangan mo? Wala tayong mabasa sa Bible nun eh. Ang mabasa natin sa Bible, may mahal, give us this day our daily bread. Amen? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa araw na ito, bigyan mo kami ng pagpapala. Amen po ba? Naalala ko tuloy ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nangailangan siya ng financial. Sabi niya kay Peter, pumunta ka doon sa dagat. Mamingwit ka. At yung makuha mong isda, buksan mo yung hasang. May pera doon sa loob. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo, mga mahal, yung mga pangako ng dakilang Diyos, yung mga ginawa niyang himala sa merienda lang ng isang batang maliit, mga mahal, dalawang isda, limang tinapay. Pinakain po, kalalakihan pa lang ay 5,000 na. Nung pagpalain ng dakilang Diyos, mga mahal, yung dalawang isda at limang tinapay, mga kapatid ko, pinakain lahat, mga mahal, ng libo-libo mga tao. At may natira. Ipunin niyo yung natira. Ilan? 12 basket. Amen. Milagro ng dakilang Diyos. Amen. Lahat ng inaantok magsabing praise the Lord. Ako. Tentive yung mga kapatira natin, mga binamahang, kahit na umaga na. Amen. Masarap kasing pag-aralan ng Word of God. Masarap pakinggan ng Word of God, lalo na, mga minamahal ko, tama sa kalagayan natin ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Eh mga minamahal, minsan mga kapatid ko, yung mga anak ng Diyos, yung mga naghahanap buhay, kasusweldo pa lang mga kapatid ko, naghaalala na, kakasya ba itong budget kong ito sa loob ng isang 15 days? Kakasya ba ito, aabot ba itong aking hawak na natira sa aking sweldo? Lalo na mga minamahal, kapag tayo pumapasok ng trabaho mga kapatid, hindi naman gross income ang ating iuuwi. Amen ba? Nandun tayo sa net income. Kakaltasin muna ng kumpanya, mga mahal, lahat ng kakaltasan mga kapatid, pagkatapos yun ang matitira, yun ang ating take home. Pero ang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, saan tayo magbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon? Saan tayo magkakalob ng tithes and offering, mga mahal? Dun ba sa net income o dun sa gross income? Gross. Amen. Kahit mga minamahal, ang hirap-hirap budgetin nito, mahal na Panginoon. Pero ang dakilang Diyos natin, miraculous siya. Siya po ang Diyos na multiplication. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Sumampalataya ka, magtiwala ka, mga minamahal.
kapag ibinibigay mo sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Sabi nga ng banal na kasulatan, yung binigay ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Amen. Praise the Lord. O yun, mahal. Mga kapatid, kapag nagbibigay ka sa gawain ng mahal na Panginoon, babalik at babalik sa iyo yan. Ibabalik niya sa atin yan, may mahal. Kasi kapag hindi niya binalik yan, mga kapatid, hindi na kayo babalik sa gawain ng Diyos. Bakit? Kapag ang pagbibigay ng mga mahal, walang binabalik na pagpapala ang dakilang Diyos, hindi po dadami ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Pero nagsimula lamang po sa ating beloved honorable pastor, sa ating beloved honorable stand pastor, sa kanilang beloved children, may mahal. Amen. Praise the Lord. Ngayon may mahal, milyon ang ating member. Mga pinagpalang anak ng Diyos, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, may paalala po sa atin ang Old Testament Israelites experience. May mahal, dito po natin mababasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Mga kapatid, basahin natin. 1 Corinto kapitulo 10 talatang 6. Dito po sa 1 Corinto kabanatang 10 talata 6, ganitong sinasabi. Ang mga bagay nito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagsagana ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Amen. Nagsisipagnasa, mga minamahal ko, yung Israelita nung panahon na iyon, mga kapatid. Hindi kinalugdan ng dakilang Diyos. Mga bagay na pawang naging halimbawa raw sa atin, sabi rito, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, gaya naman nila ng sipagnasa. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, mga mahal, yung kanilang katawan, mga kapatid, sumusunod kay Moses, pero yung kanilang puso, yung kanilang isip, nandoon sa Ehipto na kanilang pinanggalingan. At sa tuwing sila po'y magugutom, mga minamahal, mga kapatid ko, tinutulig sa nila si Moses. Papatayin mo kami dito, Moses, sa disyerto. Naalala namin yung aming iniwan na mga sibuyas at mga bawang, mga minamahal, sa dako ng Ehipto. Napakasarap. Kasi hinahanap nila, mga minamahal, yung sarap sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Ayaw nila ng sakripisyo. Ayaw nila ng kahirapan. Gusto nila lahat, laging pagpapala ng pagpapala ng pagpapala. Mga minamahal, hindi ganun ang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po? Praise the Lord? Hindi ganun, mga minamahal. Ang mananampalataya, mga kapatid ko, ano yan? Warrior yan. May pagpapala o wala, may pagsubok o wala, o yun mahal, nandyan lagi yan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kontento na yan. Saan tayo nakukontento? O yun mahal, kaligtasan. May kaligtasan tayo. Tingnan nyo, o yun mahal, yung mga may pera, o yun mahal, may kayamanan. May ari-arian, mga kapatid. Laging salat, o yun mahal. Laging naghahanap. Meron na nga, naghahanap pa. Bakit? Puro temporal, mga mahal, yung kanyang hawak eh. Puro pansamantala, mga kapatid, yung kanyang inaasahan, yung kanyang pinangahawakan. Pero tayong pinangahawakan natin, may mahal, ano? Kaligtasan eh. Alam natin, meron tayong langit eh. Alam natin, meron tayong Diyos, may mahal, na hindi nauubos ang pagpapala niya sa atin. Amen ba? Tumutugon sa ating mga panalangin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Mga mahal, kaya sa Psalms 23 verse 1, mga kapatid, ang ibig sabihin po ng contentment ay ito. Psalms 23 verse 1, basahin natin. From the book of Psalms, chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Amen. Tingnan nyo, Tagalog. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 23, versikulo 1, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan." Amen. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa ibang version, I shall not lack. Hindi ako pagkukulangin ng dakilang Diyos. Gising pa po ba kayo? Ang mahal na Panginoon ang aking shepherd, hindi ako mangangailangan. I shall not lack or I shall not want, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon.
Kaya bantayan po natin, mga kapatid, yung ating mga sarili. Bantayan po natin yung ating mga puso. Dapat ang puso natin lagi mapagpasalamat ito. Mangin mahal. Amen. Para mawala po yung discontentment, mangin mahal, sa atin, kung meron man, mga kapatid, dagdagan natin yung prayer. Dagdagan natin yung pagpupuri. Dagdagan natin, mga minamahal, yung ating pong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Makakaramdam ka na sa buhay ng satisfaction kapag tayo pong minamahal ay laging nakatuon sa ating mahal na Panginoon. Lagi mo siyang purihin. Lagi mo siyang pasalamatan. Kahit wala kang blessing ngayon, may masalamat pa rin. Amen ba? Amen. May masapagat, hindi lang naman ngayon ang buhay, mga kapatid. Hindi lang ngayon ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Hanggat ginigising ka sa umaga ng dakilang Diyos, mahin mahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen. Kung hindi ka na pagpapalain ng mahal na Panginoon, hindi ka na niya gigisingin. Amen ba? Finish na, mahin mahal. Yan ang buhay, mga kapatid. Kapag ginising ka sa umaga, mahin mahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, sa pagsikat ng araw ting umaga, bagong pagpapala ang inilalaan ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Contentment, mga minamahal, ay nauugnay po ito, mga kapatid ko, sa ating pong mga ari-arian. Kapag ka hindi natin alam paano hawakan yung ating ari-arian, yung ating mga possession, mga minamahal ko, mahuuwi yan sa discontentment, mga kapatid. Kailangan kung ano pong meron tayong ari-arian ngayon, mga minamahal, makontento na po tayo. Amen ba? Praise the Lord. Sa Luke chapter 12, mga minamahal, verse 16 hanggang 20 po, mga kapatid. Isang halimbawa, mga minamahal, ito pong mayaman. Mayaman na wala pong kakontentuhan sa buhay. Dati na siyang mayaman, pero nung siya po ay nakaani, mga minamahal, itong taon na ito, ng mas maraming pag-aani. Ang ginawa niya, ginibaya yung kanyang bangan, ginibaya yung kanyang budegang malaki, mga minamahal, at nagtayo ng mas malaki pang budega. At doon niya inimbak lahat ng kanyang inani at sabi niya, mga minamahal, sa kanyang sarili, kaluluwa ko, magpahingalay ka na, magpahinga ka na ngayon, wala kang gagawin kundi kumain, uminom, matulog, kumain, uminom, mga minamahal, magsaya. Pero kinausap siya ng dakilang Diyos isang gabi. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw na hangal, ikaw na haling, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Lahat ng naipon mo, mapapasa kanino kaya? Gising pa po kayo? Lahat ng inipon mo, mapapasa kanino kaya? Kukunin na kita ngayong gabi. Tingnan niyo, basahin natin. Luke chapter 12, verse 16 hanggang 20 po. Ang Ebanghelyo ayon po kay San Lucas, kabanatang 12, ang talata 16 hanggang 20, ganito yung sinasabi. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili niya, sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. 20. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. May siyang buhay, mga kapatid. Magsaya tayo, mga minamahal. Enjoy natin ang buhay natin. Amen. Mga minamahal, huwag na, mga minamahal, sayangin ang buhay natin. Maging sa galit, mga minamahal, huwag na, mga kapatid. Maging sa poot, mga minamahal, huwag na po. Inggitan, huwag na, mga minamahal. Pare-pareho tayong pagpapalain ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Mahin mahal, kinakailangan mag-focus na tayo, mga kapatid ko. Bakit? Ang tanong, bakit mayroong taong hindi kontento? O sabihin na natin, bakit may Kristiyanong hindi kontento sa buhay? Ang sagot po dyan, mga minamahal, nakapokus ka kasi doon sa wala ka.
At yung meron ka mga minamahal, hindi mo napapansin yun. Nakapokus ka, mga minamahal, dun sa kung ano yung wala ka, mga kapatid. Hindi ka nakatingin sa mga bagay na meron ka. Gising pa po? Ang contentment, mga minamahal, ano man ang meron ka ngayon, may kapayapaan ng puso at isip mo. Yan ang kontento. Masaya ka. Amen. Praise the Lord. Hindi ka nangihinayang, minamahal, ano man ang ipagkaloob mo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi ka nangihinayang. Amen. Thankful ka. Satisfied ka, minamahal. Amen? Praise the Lord! Kung may discontentment, mga minamahal, may greedy, mga kapatid ko. Ayan. At maraming mga kasalanan po, mga minamahal ko, ang papasok, mga kapatid. Si King David ba? Bakit siya nangalunya, mga minamahal? Si King David. Hindi siya nakontento sa asawa niya. Ilan ang asawa niya? Palagay nyo ilan ang asawa niya, mga minamahal. Yung legal, 700. Yung hindi legal, 300. Tapos, nangalunya pa siya kay Bathsheba. See? Hindi siya nakontento. Amen po? Tingnan natin ang Bible. 2 Samuel. Ang ganda dito, mga minamahal. Ang ganda nito, mga kapatid ko. Pwede natin gawing memory verse ito. Mayin mahal, nung siya sa tinang dakilang Diyos si David sa kanyang kasalanan, inisa-isa ng dakilang Diyos, mayin mahal, yung mga pagpapalang ibinigay ng dakilang Diyos sa kanya. Mula nung siya po ay nagpapastol lang ng tupa, bata, mayin mahal, itinaas ng mahal na Panginoon ng ginawang hari ng Israel, mga kapatid. Nakalimutan lahat ni David yon. Lahat ng blessing na yun, nakalimutan ni David. Inisa-isa ngayon, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoon, through Nathan, mayin mahal. At ang sagot ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, David, kung kulang pa yung mga binigay ko sa iyo, dodoblihin ko pa. Bakit ka nagkasala sa akin? Bakit hindi ka nakontento, David? Amen? Kung kulang pa yung binigay ko sa iyo, magsabi ka lang, dodoblihin ko yan. Makontento ka lang. Amen. 2 Samuel chapter 12 verse 7 and 8, mga kapatid, basahin natin. From the book of 2 Samuel chapter 12 verse 7 and 8. And Nathan said unto David, Thou art the man, thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul. 8. And I give thee thy master house and thy master wives into thy bosom, and give thee the house of Israel and of Judah, and if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Amen. 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 Hallelujah. Tagalog po. Dito po sa ikalawang Samuel, kabanatang 12, talatay 7 at 8, ganito yung sinasabi. At sinabi ni Nathan kay David, Ikaw ang lalaking iyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Pinahiran kita ng langis na maging hari ng Israel, at kung iligtas ka sa kamay ni Saul, 8, at ibinigay ko sa inyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan, at ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda, at kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Amen. Kung totoong kaunti pa itong binigay ko sa iyo, David, dodoblihin ko pa yan. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, correction, mga kapatid ko. Si Solomon po, yung may 1,000 na asawa. Mga kapatid, overexcited kasi sa ating Bible study. Amen. Amen. Talagang nobody is perfect, mga minamahal eh. Si King David, ilan ang asawa niya, mga minamahal? Kulang 10. Alam na ang ating mga Bible reader, mga minamahal. 8. Kulang 10. Amen. Marami na yon, mga minamahal. Pero siya po'y nangalunya pa rin. Hindi siya nakontento. Amen ba? Praise the Lord.
Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Kasi po, nung mga lunya siya mga minamahal, nagbigay ng example si Propeta Nathan. Sabi ni Propeta Nathan, David, kung meron kang halimbawang merong isang mahirap na tao na merong isang alagang hayop at merong isang mayaman na may dumating sa kanyang may dumating siyang bisita niya, mga kapatid, at inagaw pa yung hayop nung mahirap, o inmahal, anong gagawin doon? Patayin yan, o inmahal. Sabi ni Nathan, ikaw yun, David, ikaw yun. Ganito sabi ng Panginoon, sabi niya, ng Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis ng maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul, binigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, inisa-isa lang mahal na Panginoon. True Nathan, binigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon ay sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda at kung totoong kaunti pa ito, dadagdagan pa kita ng gayong bagay, David. Dodoblihin ko pa yan. Bakit hindi ka nakontento? Yan, mga inmahal. Amen. Praise the Lord. So sa buhay natin, mga inmahal, anong area ng buhay natin, mga kapatid ko, ang hindi tayo kontento? Yan ang tanong, mga inmahal. Kasi kung meron man dalawa, tatlo, apat, limang mga mananampalatayang hindi kontento, napakahalaga po ninyo, mga inmahal, na dapat malaman po nating makontento ka na. Habang nakukontento ka, mga minamahal, sa pagpapala ng malapanon, lalo niyan dinadagdagan yan. Lalo kang pinagpapala. Naniniwala kayo ron? Pag hindi ka kontento, mga minamahal, lalo mainis ang Diyos sa atin. Amen? Saan tayo, mga minamahal, hindi nagiging kontento minsan? Sa mga trabaho natin. Promotion, mga minamahal. Yung katabi mo na promote. Ikaw matagal na sa trabaho, yung katabi mo, minamahal, baguhan pa, na-promote, mga kapatid. Parang gusto mo rin, minamahal. Relax lang. Kalma lang. Amen ba? Pray lang. Lahat magsabing praise the Lord, minamahal. Sa ating marriage, sa ating mga anak, minamahal. Friendship natin, sa loob ng church, mga kapatid. Yung mga personal ministry natin, minamahal. Minsan, kinaiingitin mo si pulano, si pulana, o in mahal, sapagat nakakatayo yun, pareho lang kami. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, maraming bagay, yung status, mga minamahal ko, yung ating personality, mga mahal, possession, yung mga bahay natin, sasakyan natin, mga damit, mga mahal, maraming bagay. Mga kapatid ko, na pinagmuulan po ng discontentment. Amen. Mga kapatid, minsan, meron ako nakikita, mga minamahal eh, ang ganda-ganda na, mga kapatid, ipaparetoke pa yung mukha. Di ba? Hindi na kontento sa binigay ng mahal ang Panginoon sa kanyang hitsura, mga mahal. Bakit? Kasi mahilig magtitingin sa mga artista. Mahilig magbabasa ng mga magazine ng mga artista. Alam niyo ba, mga minamahal, na yung mga ganda nila, mga kapatid ko, make-up lang ang pinagmulan yan? Pinipinturahan lang yung mukha para gumanda, mga inmahal, sa paningin ng tao. Amen? Praise the Lord! Pero pag tinanggal mo yan, mga minamahal ko, naku, wala nang filter yan. To? Ganun, mga inmahal. Huwag tayong masilaw doon. Huwag tayong, mga inmahal, gumaya ron, mga kapatid. Kaya minsan, mga inmahal, may nakita ako, mga kapatid, ang ganda na, nagparitoke pa. Tuloy, mga inmahal, nagkamali yung doktor. Kala mo, mangin mahal, binaluktot yung ilong. Wala na, hindi na maibalik, mangin mahal. Kahabag-habag, kawawa naman. Yung ibang mga kapatid, nagpapa-inject, mangin mahal, sa muka. Yung pala'y petroleum jelly ang nailagay. Ngayon, mangin mahal, bukol-bukol yung muka, mga kapatid ko. Wala na. Wala na yung career, wala na yung future, mangin mahal, sira na. Hindi kasi kontento. Hindi makontento. Amen ba? Eh, mano, kung ang tayong mga Pinoy ay pango. Di ba? Praise the Lord. Proud tayo na tayo ay pango. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Importante, may Kristo ka sa puso. May kaligtasan. Amen. May kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. How can you find true contentment? Paano natin mga
makakamtan, mangin mahal yung kontento, mga kapatid ko. The answer lies in your perspective, your priorities, and your source of power. Nagsisimula yan, mga minamahal, kung ano yung focus mo. Nagsisimula po yan kung ano po yung priority mo sa buhay. Amen ba? Kung ang priority mo, mangin mahal, puro material bagay, puro material, mangin mahal, nako, hindi ka nga kontento. Pero ang focus natin, ang priority natin, ang mahal na Panginoon, mo'y mahal. Amen? Praise the Lord! Nasabi ng pangako ng dakilang Diyos, I will never leave you nor forsake you. Amen? Walang anak ng Diyos na nagpalimos. Praise the Lord! Mo'y mahal. Ayun. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos, mo'y mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Paano natin naman i-cultivate, mga kapatid? Malapit na tayong magtapos. Paano natin, mo'y mahal, palalagbungin yung ating pong contentment. Mahin mahal. Thankful tayo, mga kapatid. Pasalamat tayo lagi. Reject the spirit of dissatisfaction. Mahin mahal. Yan ang gagawin natin, mga kapatid ko. Hindi po darating ang contentment, mahin mahal, nang walang effort. So practice it, mahin mahal. Amen. Ano ipapractice natin? Paglingkuran ng mahal na Panginoon, mga mahal, magpakainit sa dakilang Diyos, magbasa ng kanyang mga salita, amen, lalo na sa mga kabataan natin. Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid ko, lagi tayong mga mahal, dapat nasa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Minsan pa, mga kapatid, aawit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal, at ang ating awitin ng Tagalog na awitin, mga kapatid, tingnan natin, mga mahal, pangako. Amen. Tumayo po tayong lahat. Purihin ang mga Panginoon. Mundo may maangkin ko, kung mawawala ako sa'yo. Kahit maghila man ako, huwag lang malayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbalik mo. Patuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo ang hawakan ko. Talikod man ako saan ako lutugo, ikaw na ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Lahat po tayo. Kaligayahan ko, kaligayahan, hallelujah, 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 ang paglilingkod
sa'yo. Siyang panghawakan ko, kaligayahan. Hallelujah, Jesus. Ang paglilingkod sa iyo, ang paglilingkod sa iyo, ang pangangahulog mo sa siyang panghawakan ko, kaligayahan ko. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang paglilingkod sa iyo. Yes, ikanta ko sa iyo. Ang pangako mo sa buhay. Praise the Lord. Purihin ka, mahal ang Panginoon. Tunay nga po, hallelujah. Sapat na ang pangako ng ating dakilan Diyos sa kanyang mga anak. Sapat na ang mga pangako ng ating pinakamahal ang Panginoon. Hallelujah. Upang tayo po'y makontento sa ating buhay habang inintay po natin ang dakilang kadtasan, dakilang araw na paghahagit ng ating pinakamahal ng Kristo sa kanyang mga anak na naghihintay. Hallelujah. Ano po ating gagawin? Patuloy na lang po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal ng Panginoon. Patuloy na lang po tayo sumunod sa kaluban ng ating nakilang Diyos. Napakagandang pangako ng ating pinakamahal Panginoon. Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Habang ang ating nakilang Diyos, ang ating sinusunod, pangako ng ating pinakamahal Panginoon, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. Hallelujah. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal Panginoon na ating puso ay turuan na lamang ng ating dakilang Diyos na unahin po natin sundin ang kalooban ng ating pinakamahal Panginoon upang hindi po tayo pagkukulangin ng ating dakilang Diyos. May sinabi din po, hallelujah, ang ating napakinggan kanina ang pangaral. Ipaabot daw po natin sa ating pinakamahal Panginoon ating mga kapailan. Anong sabi po dan? Let your request be made known unto God. Ano po ang ating mga pangailangan? Ano po ang ating nais? Hallelujah. Ito po yung ating paabot sa ating pinakamahal Panginoon. At ang ating dakilang Diyos ang siyang pong sasagot kung ito po ay pagpapala para bawat sa atin. Tayo po yung manalangin, tayo po yung magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Unahin po natin, hallelujah, natulungan po na tayo ng ating pinakamahal Panginoon sa ating pumumuhay spiritual, dahil yun na po lahat ng bagay ay pawang susunod na lamang. Hallelujah. Tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Upo, dakilat mapagpahal na naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na patuloy niyo po pinapaalaala sa amin, patuloy niyo po pinarating sa amin, dakilang Diyos. Narito po yung mga anak aming pinakamahal, Panginoon, yung mga pinagpalang anak. Sa paunang na panalangin po ng aming mahal, galang Pastor Wilde Sadal, Middle Intim Prophet, O God, dakilang Diyos, bahalal baong lahat. Umingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali, at aming pinakamahal, Panginoon, aming po pinapaabot sa iyo. Nais po namin, hallelujah, pagkalob niyo po, mahal, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa amin, naunahin po namin ang aming pumumuhay spiritual, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin na amin po kayong ibigin, O God. Hallelujah, ng aming buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa aming pinakamahal, Panginoon. Upo, dakilang Diyos, let the peace of God rule our hearts, O God. Alisin ang galit, puot, hallelujah, ang dissatisfaction, mahal, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal, Panginoon, maging karapat-dapat, handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay minsamot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah. At sa ating mga pangilangan, pangako ng ating dakilang Diyos, hallelujah, ipakalob ng ating pinakamahal Panginoon ating mga pailangan. Anong sabi? The Lord, hallelujah, ang sabi po kaliyan,
But the Lord shall supply all your need. Hallelujah. Pa ating mga kailangan, ipupunan po ng ating dakilang Diyos. Physical, material, at higit sa pagpalang spiritual. Upo aming pinakamahal, Panginoon. Narito po kami, dakilang Diyos, sa iyong mga pangilangan sa iyo. Hallelujah. Lahat ng uri na gawa ng kaway, mahal, Panginoon. Pauwiin niyo po. Hallelujah. At sa unang dalangin po ng aming Brother World Pastor, Willis Adalmida, sa makaparehang pangalan mo po, dakilang Diyos, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway. Di mo yung mga problema, kahirapan, panglupay-pay, panlalamig, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rheuma, cancer, lahat ng karamdaman, cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Dissatisfaction, religion, cast out in the mighty name of Jesus. Galit, hinanakit, cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, panlalamig, demons, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone. All problems be solved right now. Sa mga parang pangalan ni Jesus, be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming maraming salamat sa ating pinakamahal pa noon. Patuloy pa natin papurihan natin dakilang Diyos. Sa kanyang kabutihan sa bawat isa atin, tayo po sumigaw ng Holy Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. God bless you po. God bless you po, Brother Preacher, Brother Nilo Guzman. Na minsan lang pa, tayo po'y tinuturuan ng ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming maraming salamat sa ating nakilang Diyos. Sa ating pagpatuloy, narito po ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. At maganda ang ilan sa ating beloved adults, choir sister, para sa ating special love offering. Patuloy po man, we love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At ang minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha minamahal ng special offering. Ito po minamahal ay upang sa ating mga proyekto ay atin po matuloy minamahal ng mga paggawa. Praise the Lord. Kaya po minamahal, sa inyo pong ibigay, itaas po ninyo minamahal at ito po ipanalangin ng ating beloved brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ating beloved elder, Katani, manalangin tayong minamahal. Hallelujah. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoon. So, nagdalangin namin ginagalang mga pastor, Willie Strada, Almeida, dakila ng Diyos, minsan pa. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa pagkakataong ito, Diyos. Hallelujah. Aming dalangin, mahal na Panginoon, na ito kami sa aming special love offering, dakilang Diyos, hallelujah, para po sa pangailangan ang banal na gawain, balay sa bahan, dakilang Diyos, hallelujah, sa mga ginamit mo, dakilang Diyos, sa bagay nito, hallelujah, ikaw magbala, dakilang Diyos, ibalik mo na makalibang beses, mahal pa rin Sus, siksigligo mo apaw, mahal pa rin Sus, hallelujah, iyong ipagkaloob sa kanila, mahal pa rin Sus, hallelujah, upang sa mga susunod na gawain, dakilang Diyos, patuloy pa, mahal pa rin, kami makapagbahagi sa iyo, mahal pa rin Sus, at sa gustong magbahagi, ngunit sa kawalan, mahal pa rin Sus, hallelujah, pagparain mo rin po sila, mahal pa rin Sus, upang sa mga susunod na gawain, sila rin po yung makapagkaloob, dakilang Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magpalain ka ng Diyos, ibigin ka niya, magbigay at bibigyan ng marami. Magbigay at ibigyan
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved adult choir. Praise the Lord. At aming mahal, tayo po'y dadako na sa ating mga announcements. Sa mga gawain po, mahal, dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribelis Outreach, mahal, at tatlong bisis po, mahal, ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Nagsimula po, mahal, ang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, katulad kagabi, mahal, ito po ating overnight prayer. Nagsimula po, mahal, ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, itong ating general service, nagsimula po minimahal ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw ito minimahal, Lunes ito hanggang Sabado, alas 11 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Ito po ay araw lamang po minimahal ng Sabado. Mamaya po minimahal ng gabi yan, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng ating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas asin, Maribelis, Bataan. Ito po minimahal ay araw-araw din na mapapanood. Lunes ito hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ang number ng cellphone ng ating beloved ordained preacher, ay inyo pong makikita ang minimahal dyan sa monitor, ay pwede kayo makipag-usap sa kanya sa pamagitan ng cellphone, pwede rin sa personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po ding lihans pagkatapos ating gawain at sa ating mga hayo and follow-up, mga minimahal na natanggap naman siguro ninyo minimahal sa inyong mga cellphone, ang schedule ninyo at mamaya pong alauna mga minimahal, alauna media ang meeting nyo dito at alas 12 po ang alis ng hapon. Praise the Lord. At minimahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Tayo po'y tumayo lahat minimahal para sa ating pagkatapos. Ito po'y panalangin ating beloved brother Ryan Cha. Wala pong ating beloved brother Ryan. Ating beloved Ronald, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y dumalangin po sa ating pong pagtatapos. Dakila at magpala namin Diyos sa mga banal, sa mga tamis at mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal, Jesus Kristo. Dakilan niyo sa pangot panalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, yung time prophet. Dakilan niyo Diyos kami po'y napupuri at papasalamat sa umagang ito, sa tagumpay po na aming pong isagawa ang iba nila gawain, sa overnight po na ito, malapay noon. Salamat po malapay noon sa iyong paglangis, pagbasbas, sa bawat yugto ng aming pong banal na gawain, magmula po sa opening prayer, sa aming pong mapapuring awiting joyful song at solemn song, pero sa aming pong napakinggan na yung mga gawa na kamangha-mangha sa mga patotoo na aming pong napakinggan malapay noon. Maraming salamat po malapay noon sa mga awit na nag-ali po ng mga papuring awitin. Praise God, malapay noon. Maraming salamat din, O Diyos, na lagi mo kaming tinuturuan sa aming pong pagtatapat na aming pong pagbibigay. Purin ka, O Diyos, at higit sa lahat, malapay na aming pong pinapasalamatan sa iyong salita na dinala po na aming pong mga ngaral. Salamat po, Diyos, sa kabusugan po ng aming mga kaluluwang nagugutom, malapay noon, at aming pong dinadalangin. O Diyos, aming pong dearly beloved pastor, mahabang buhay, panibagong kalakasan, ipagkaloob mo sa kanila, sa kanya, malapay noon, at aming din po dalangin, malapay noon, aming pong beloved Peach, malapay noon, complete recovery, malapay noon, at kung paano mo kami, malapay noon, dinako, ligtas, payapa sa lugar na ito. Ganun din po sa aming pag-uwi, malapay noon, sa araw po ng Linggo, malapay noon, kami po yung ibalik sa lugar na ito upang ikay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Itong aming samot dalangin, in the mighty name of Jesus we pray, Amen. Praise the Lord.